So for today's video mga sisi, is itatakal naman natin kung ano ba yung mga dapat na requirements kapag mag-a-apply dito sa Japan. So marami kasing nagtatanong guys kung ano daw po yung mga requirements na kailangan. Actually guys, nagawan ko na po ito ng video pero uulitin na lang po natin. So nilista ko na po dito yung mga dapat na requirements na inyong kunin kapag nagbabalak na kayo na mag-apply pa Japan. So hindi na natin siya patatagalin guys. Ang pinakauna mong dapat kunin guys is number 1. Ayan, passport. So passport po ang pinaka-importante mga sisi kasi maraming agency na hindi nag-line up kapag walang passport. Syempre pag wala kang passport, hindi ka masyadong entertaining kasi syempre diba kapag mag-abroad kailangan po talaga is passport. So ilalagay ko na rin po dito yung pinaka-website po kung saan po kayo makakakuha ng passport. Ayan, online lang naman po yun, yung application. Then kapag magpipicture na kayo, kailangan nyo po mismo pumunta sa DFA. So magkano rin po bang passport is 950 po. So nandun naman na po sa website nila yung mga kailangan nyo guys bago kayo makakuha ng passport. So number 1 natin is passport. Okay, number 2, PSA mga CC. So kailangan po ng PSA mga CC. Paano po yan? Late register ako. Ayan, sobrang dami nang tatanong sa akin kung pwede ba daw yung mga late register, ganun. Guys, iba-iba po ito mga CC. May mga agency na hindi tumatanggap ng late register. Meron naman pong agency na tumatanggap. Katulad po sa case ko mga CC, sa agency ko po is tumatanggap po sila ng late register. So kailangan po ng PSA mga CC. So saan po ba makakakuha ng PSA? So ilalagay ko na lang din po dito yung link. Pwede po kayong mag-fill up na dyan yung mga details nyo. Then i-deliver na lang po sa bahay nyo mga CC. So ang halaga po niyan is mga 300 plus something po ata mga CC. Ihintay nyo na lang 1 to 3 days ganun. So kung ano kayo working pa kayo mga CC, so busy kayo, hindi kayo makakapunta sa City Hall. So pwede na kayo. Ganito na po yung ginawa ko mga CC. Napaka-convenient na rin na po niya. So number 2 natin is PSA. Okay, number 3 natin mga CC is NBI. Ito yung mga basic requirements mga CC na hinahanap. So ilalagay ko na rin po dito yung pinaka-website po. Ayan, dito po kayo kuha. Online din po ito mga CC. So kung saan po kayo mapapadala is ayan po yung ibinibigay ko mga CC. Lalo na kung yung schedule nyo is conflict pa mga CC. Lalo na if may work kayo mga CC. At sinisingit nyo lang po ang pag-a-apply. So yung NBI mga CC is 130 plus something or 160. Basta wala pa yung 200 mga CC. Kasi ang tagal ko nang kumuha ng requirements diba? So nakalimutan ko na. Pero ganyan lang po yung mga price niya mga CC. So number ano natin mga CC. Number 4, high school diploma or college diploma. Isama nyo na rin dyan yung form 137 mga CC. So ito pong diploma na ito mga CC. Nire-request po ito sa school na pinag-aralan nyo mga CC. Hindi naman po required na college graduate kayo bago kayo makapunta rin sa Japan mga CC. As long as na high school graduate sa agency ko po pwede rin yung as graduate mga CC. So marami kasi tatanong na pwede po ba high school graduate lang. Guys, dito po sa Japan is hindi po mahalaga yung parang estado ng pinag-aralan mo as long as na magagawa mo yung isang bagay at kaya mo mga CC. So ayan, high school diploma or college diploma. Pero ako guys, graduate kasi ako ng college pero ang pinakuha pa rin sa akin is yung high school diploma. So ipapa-red ribbon ba yung tawag doon? Ay, ipapa-red ribbon yan basta ganon. Kapag na-select na kayo, malalaman nyo na yun mga CC. So, eto nga guys. So, baptismal mga CC. Ayan, kailangan mo rin kumuha ng baptismal. Kasi nga, sa agency ko, tumatanggap ng late register mga CC. Pero parang, dapat may baptismal ko mga CC. Saan ba nakukuha ang baptismal? Nakukuha po ang baptismal kung saan po kayo bininyagan mga CC. Pumunta lang po kayo sa office ng church na saan kayo bininyagan. Then, magre-request po kayo ng baptismal. So, guro po ang baptismal is 100. Ayun ang pagkakatanda ko po ha. So binibigay ko na rin po yung mga idea ng mga price na pwede yung bayaran mga CC. Kasi syempre hindi naman lahat ng a-apply is may pera na. So, para mapaghandaan din, di ba? So, ito na guys, mga pito. So, ito pa pito natin mga CC. Hindi ka makagawa nito kapag wala kang passport. So, talagang sinasabi ko guys, ang unahin nyo is passport. So, ito po, ang pampito is e-reg mga CC. So, saan ba nakukuha ang e-reg mga CC? Nakukuha po ito sa online lang mga CC. Ilalagay ko na lang din po dito yung link kung saan po kayo pwede mag-build up. So, ito po guys, sa POEA po ito ha. At note, wag po kayong gagawa ng multiple account mga CC. One person, one account lang mga CC. Kapag nakalimutan niyo yung password niyo, email niyo mga CC, meron doon help center mga CC na pwede kang humingi ng tulong at magre-reply sila. So, guys, ang sinasabi ko rito, dapat isulat niyo yung password at email niyo mga CC kasi once nakalimutan mo ito guys, makaka-istorbo pa ito sa iyo kung paano siya ayusin lalo na hindi mo pa alam, 'di ba? So, kung nag-fill up ka, dapat tama lalo na po yung sa mga name mo, lalo na pag wala kang middle name mga CC. Kasi ako nilagay ko NM, ay pala dapat NMN, no middle name mga CC. So, nagka-problema ako dati sa e-reg ko mga CC. So, nag-type pa ako ng weeks bago maayos mga CC. Kasi sinasabi ko sa inyo, dapat kapag nag-fill up po kayo din sa e-reg, isiguraduhin yung tama mga CC para hindi kayo mag-a-aver yan. So, ayun guys, e-reg po, ilalagay ko na po dito. So, pang walo mga CC is payos, okay? Dito naman po sa payos is hindi ka naman po makakagawa ng payos pag wala kang e-reg mga CC. Kasi, yung e-reg number mo naman po, isi-input mo naman po sa payos mga CC. So, ito pong sinasabi ko sa inyo is pagkakasunod-sunod mga CC, hindi ka po pwede gumawa agad ng payos, hindi ka agad gumawa ng e-reg na wala ka pang passport mga CC. So, itong payos mga CC, magagawa mo to at madali lang naman to. So, ito yung may mga, may mga question na dapat mong sagutan mga CC. Ay, madali lang naman. So, makakuha ka at certificate to mga CC ng payos. So, kailangan mo ipaprint yun kapag mag-a-apply ka na dito papunta sa Japan. Okay, pang number 9 mga CC is ID picture. So, magdala ka na rin ang ID picture mo, 2x2 and 1x1. So mga CC, dapat ang face mo is look
Ayan, clean. Tapos yung hair mo, snip mga sisi. Huwag ka masyadong mag-makeup, okay? So, ito guys, yung mga sinabi ko, is mga basic requirements to na dapat mong dalhin kapag mag-a-apply ka papunta sa Japan. So, guys, for more info, guys, subscribe na sa aking YouTube channel at maraming salamat po. Thank you and God bless po. See you dito sa Japan. Bye!